Oh, Lilia. Possibly, para may additional survivability day. Vexana. Ayun na, Vexana. Vexi. Wala kasi yung sumisigaw na Yui ngayon eh. Last week, Lucky Charm daw ni Yui yun. Kinausap ko siya. Oo. Sabi niya, yung Yui, si Madam Yui, ayun, meron na pala. Ayun pala. Sumigaw na. Yun na, narinig na, narinig na. Narinig na. Kasi ang curious ako dito is, parang same yung formula kasi na ginawa ng Onik eh. And ganun din yung ginawa ng Blacklist. Damage is life. Pero yung sustain is life, nasa Onik. And lumamang na yun kanina. So baka similar yung makita natin dito eh. Yeah. Nakakatakot po to eh. Nakita na natin, nagkaroon na ng preview eh. Kumbaga eh, pero eskalera dito ah. Haji, okay. Imam God, Imam God. Imam, Imam, Imam. Ayan, hindi na siya kalmado. Oo, okay. Losing na si Haji ah. Oo. Ito, matapang na version na to ng... Kanina kasi medyo napigilan eh, no? Yung Arlott na... Yung threat ng Arlott ni Haji dito eh. Pero, ano ba yung may grok kasi eh, no? Kanina, oo. Oh, mahirap, no? Mahirap talaga yung grok. Ang bilis ng clear wave, tapos ang sakit ng damage, yung ano, close line niya, di ba? Oo, kasi may passive yun eh, na hindi ka masaswipe kapag... Yung ano, ancestral blessing. Oo, basta dikit, ano, dikit pader. Dikit ka lang sa pader. Dikit pader technique. Oo. Let's see ha, kasi ito, parang halos ganun din yung gagawin ng Blacklist International. Sa kanilang, ayun na yung kinagat ni Ginko. Ito na agad, Dinores, welcome. Inog po kagad si Oheb. Nako, ang hirap dito ha. May death kagad si Oheb dito. Nabigyan si KL1, pare. Nako. Nabigyan si KL1. Hindi ito yung typical na XP ang pinuntahan ng jungler ng Oni. Nag-iba din sila ng timpla for this game. Talagang winokus nila doon yung salubong kay Oheb na pakiramdam ko kahit siya hindi niya in-anticipate yun eh. O kasi usually XP nakikita natin eh, no? Oops, Jeff. Kami nabanatan. Ang bilis din talaga eh. Kaya pala naka-KOF na skin eh. O, mabilis yan si Terry Boga dyan eh. Iba talaga pag naka-KOF eh. Pero ngayon, Onik Philippines, lamang sila ng 400, hindi ganun kalaki. Pero ang nakita natin dito, may death na kagad si Oheb. At hindi siya level 4. Okay, tingnan natin yung matchup na yan mamaya. Babalikan natin yung marksman matchup na, this time, half health ang turtle. Lalamang si Edward, lalamang si Sensui sa pagpwesto. Okay, papasok na nga dito. Like, final na ilatag na down na rin yung Eternal Guard, yung turtle. Hinahantay niya, sino ba ang pasakin? Pero napabayaan na lang nga ata yun. Namatay si King Kong and si Yue. Pero may bonus pang turtle. Oh! At isa pa ata si Gem. Dalawa naging bonus dito. Double kill para kay Agent Zero. Mukhang nakapagkape sa backstage si Edward. Ito yung prioritization na gumana for Blacklist International kasi compared to yung previous game, may sapat na silang resources. Mas equipped na sila ngayon na makapagpatumba o burst down dito kahit na yung si jungler or si King Kong yung makita nila. And yun yung nakita natin exact scenario na napapumabor ng sobra kasi wala nang makakapag-contest sa kanila pa yung turtle. Even na naging ka, or even if naging kapalit doon si Yue, I'm sure masaya-masaya ang Blacklist International. Yeah, goods na goods yon. Kahit na 200 lang ang kanina. Time team, itong si Kiko. Okay. Word of the day, matime team. Oh! Ay, pero hindi matatime team dahil makakapatay muli ang Blacklist ang isa. At doon na nga, sumisigaw ang fans ng Blacklist International sa venue. 1K na ang kalamangan ng Blacklist. At ito yung kanina pa nilang inaanap. Yung damage na kahit na mag-ultimate dito yung Angela, kaya nilang mapatay. True damage yung Dakari. Base damage din tayo mula kay Oheb. So kahit gano'ng kaunat, sinunat dito ang Onik Philippines, kaya nilang sabayan. Pero sumisino si Gem. Okay. Round 2 na Turtle. Binox out si Gem. What a box out coming out from Edward. And Objective Gaming, Blacklist. This time, ang nanguna, nabaliktad naman ang table. Kanina, Onik to. Ngayon naman, it's all in Blacklist International! Ay, nasasaktan talaga si Gem and Edward! Bukas na naman ng Edward Salon! Bukas na naman! Nagising talaga eh. Ano bang reset kaya ang nangyari kanina at nagising ng sobra ang Blacklist International? Hindi ko alam. Basta pag nabuksan yung Edward Salon, yun na yun eh. Yun na yun, yun na yun. Oh. Eh, anong oras magsasara yan? Pupuruan nila! Okay, napadash out dito si Sensui. Andoon na naman yung missile. Pero kakainin na kagad dito ni King Kong na ilapag yung Eternal Guard. Makikipagsabahan dito si King Kong pero may hindi siya magunaw sa kamay ni Yue!
Pero lalaban pa ata dito ang Blacklist. Oh! At si Yue nga, parang swerte nga ata ay sumisigaw. Ay, naku naman. At doon sumigaw muli ng Yue. Ang fans ni Yue. Ang sakit nung nether torch ni Yue. Sobrang laking back nung narinig na tatlong magkakasunod na sigaw ng Yue dito. Dati kasi isa lang yun isa lang yun. Naging tatlo. Oh, ang sakit na rin ha. Mind you ha, si Edward, 3-0-0. Tino 2x3 lang eh. 2x3. Hindi ko na maintindihan. Minsan talaga may mga bagay talaga na... Focus ay magbigay alalay sa kanyang mga kasama. Hindi natin nakikita na agresibo nilang nagagamit yung Angelo or even yung hard guard. More often than not, pang depensa, pang sagip. Pero yung damage ng Blacklist ngayon compared kanina, sumasapat siya para na maka-burst down. Yeah, this is looking bad para sa side ng Oric Philippines. Agree ako sa'yo, Brigida. Para bang si Escalera, hindi siya pwede yung pang-parking eh. Kailangan drifting siya. Hindi naman, kumbaga dapat ano siya, arangkada siya, hindi siya pwede yung pagaling na mag-park. Yun nga. Tsaka, di ba, hindi yun yung ano, hindi yun yung nakilala natin yung Escalera nung week 1 eh. More on action talaga. May action. Mga Queenie Beer siya, di ba? So ngayon, Blacklist International, hawak nila yung 6.6k gold lead. Ginagawa naman ni Jim yung ground day. Hindi naman may mga split siya na ginagawa sa taas pero walang makaprotekta dito sa mga tore nila. At wala rin magagawa ang Onyx pagdating doon sa outburst damage kasi unlike game 1 na walang damage ang Blacklist, ngayon meron na. Ah, masasabi ko lang talaga dito, hindi makaharurot si SK. Na ang matapang yung Onyx. Ang kanina, yung matapang si Kendra ngayon. Woo! Si Kiel1! Ayan na naman, barber cut down, pero nakatakas dito. Ang Onyx Philippines, minasahi lang saglit dito ni Edward. Pero gupa rin ang Blacklist eh. 3-0 para kay Agent Zero, Edward Salon, Edward Barbershop, kung ano man gusto mong tawag. Binibigyan ang Blacklist International na magandang space. Ito yung hindi nila magawa kanina on the pakito eh. Ito kasing Benedetta, ewan ko ba, sabi ng Muntun, gawa nga tayo ng hero na may Unli Dash. Tapos libre pa. Yeah, oo nga eh. Walang mana. Dito naka-welcome this time si King Kong, kaya mukhang hindi na sila nagmamatapang mag-contest dito sa Lord. Dati pinaubaya na lang yata sa Blacklist International. Wow. Grabe yung nakikita nating pang-debate out dito ng skills coming in from Haji. Parang ano ah. Parang ano? Parang kailangan na naman. Parang sabi ng Blacklist, saglit lang Kuya Manjin eh. Pwede naman ni Game 3. Ay, grabe yung Blacklist International. Pwede na silang kumatok. 23 seconds para kay King Kong. At doon pa yung Eternal Guard. And yung Lord sa gitna. Kompleto pa yung mga minion flow. Uy! Sa may bandang ibaba. Kailangan kumapit ng Onyx. 13 seconds para kay King Kong. Endable ata to. Pare, may Lord pa na parating sa bandang mid lane. Ay. At mananatili dito ang Blacklist. 10K gold lead. Okay. Para sa Blacklist. 5v5. Pero may kasama sila, the 6th man of the year. Yung level 1 Lord na ito. This is just a level 1 Lord. Ayan kaya pa nilang dipensahan. Nandun na nga yung alag na final blow. Pero sa pagbahadi, napalapit din. Patay ata si Ingong din na Prince. Oh, him! Nakakuha sila ng isa. At tore na ang punteriya. We have game number 3. Mukhang totoong.